don't give a fuck what you say. Ayun, good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat. Saan man po tayo naroon, mag-iingat po tayo palagi. At huwag po natin kakalimutang suportahan palagi ang Ama ng Kalingat na walang ubra kundi si Kuya Bang Santos Matubang at Head of the Vlogs and syempre si Kalingat Prampano. And guys, bisitahin naman natin ngayon si Medit. And bagay na bagay daw sa kanya, kanyang bagong brace no, sa ngipin. At ito naman si Kalingat dan guys. Mukhang tinututuhanan na yata niya ang panliligaw niya kay Medit. Guys, huwag kayong aalis dyan. Samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video na ito. At bago tayo tumuloy, no? Pakitamsak naman po muna. At sa mga bago pa lang sa aking channel, pakisubscribe na rin, guys. Tara, let's go! Yun! Grabe! Hi, Sir Don! Hi, Medit! Hi, Let's Plan Girl! Kamusta? Dito ka na ulit? Apo. Kamusta ang diet? Namimiss mo ba dun? Oh, parang may ano ka sa bibig. Naka-braces ka na? Wow. Naka-braces ka? Oo. Sa ibabaw lang. Ayun, grabe guys. Bagay nga sa kanya. Lalong gumanda po si Medit. Angas. Ba't sa ilalim? Say, may marami pa daw pong kailangan ma-adjust dito sa taas bago malagyan yung... Okay. Patayin nga. Smile ka nga. Bakit? Anong feeling? Ang sakit. Masakit pa? Para si Beyonce. Kain ka naman. Hindi. Hindi na. Hindi masyado. Magda-diet ka na niyan. Oo. Makakapag-diet ka. Sino nagpa-brace sa'yo niyan? Si... Yung doc... Yung dentist. Pag bumili ka, si... Libre na. Siyempre, hindi. Kasi business. Yung braces mo, ikaw nag-ipon yan? Ay, hindi po. Hindi ko siya afford kasi sobrang mahal. Parang... May nakakita lang po sa akin na dentist dito sa Naga. Tapos, tinulungan niya po ako para malagyan ng brace yung ngipin po. Kasi kasi po, napanood niya yung mga ano mga vlogs natin kay Kuya Rob. Tapos, yun po, sabi niya parang ang ganda daw po i-brace yung teeth ko. Kasi nga. Tapos, ano, para daw mabust lalo yung confidence po. Kasi, yeah, bagay. Bagay nga. Pag ano. So, napapanood niya. So, nanonood siya. Oo. Dahil doon, binigyan kanya ng braces. Yes. Thank you po sa ano, Sandrino Francia Dental Clinic. Thank you po. Kasi tinulungan niyo po akong malagyan ng braces para maayos ko yung gitan. Thank you so much po. Okay guys, ano yun? And since mainit na mainit sa pandinig ngayon, ang mga nakarinig na yung sponsor, no? Iba kaagad yung iniisip ng iba. So ito, medyo iba kasi ito. Ang nagbigay po kay Medit ng kanyang brace, no? Since hindi naman si Kalingap, baka iba yung iniisip ng iba. Sabihin, ay, kamatanggap si Medit ng sponsor na hindi galing kay... tumatanggap si Medit ng ano, galing sa ibang sponsor na hindi dumaan kay Kalingap, Rab. Since marami ako nababasa na ganun, no? Ito, subuhan natin i-explain itong pagkakataon na ito. Isa, parang hindi po yata bagay na sabihin na, ano, sponsor. Mas bagay po yata sabihin na ano, endorser si ano si Medit. In-endorse niya yung clinic na nagbigay sa kanya ng or nagkabit sa kanya ng brace. Bakit? Bakit po ganun? Bakit ano? Bakit endorsement or bakit endorser si Medit? Yan guys, oh, kitang-kita. Pinakita po niya sa vlog ni Kalinga Prab yung pangalan ng clinic. So, ibig sabihin, ini-endorse niya. Tama o mali? Pakicorrect na lang po ako kung mali ako, guys, no? And since hindi po na basta-basta nagbibigay yung mga ganyan, eh, sa mga, kunwari, si Medit, eh, hindi sikat. Eh, aminin na natin, sikat si Medit ngayon, kainitan niya, no? Hindi siya bibigyan kung hindi siya sikat. Siyempre, yung pangalan ng clinic, nakikita yan sa vlogs ni, ano, ni Kalinga Prab, kaya marketing strategy. Yun ba, guys? And thank you din po kay Doc sa pag-sponsor kay Medit ng braces. Lalo na pong gaganda si Medit yun. Sa mga ngiti niya. Marami nang lumapit kay Medit pag initian mo. Kasi naka-braces ka na. Baka dumami ang kompetensya ko, ha? Parang hindi sila ano sa'yo. Ano? Hindi na, ano? Wala. Hey, Medit, grabe. Parang pareho tayo, parang naka-twinning tayo, ah. Oo nga. Naka-jeans, black. Terno. Bakit na outfit mo?
Galing po ako ng school. Ah, galing ng school? Yes po. Tapos diretso na po ako dito kaya hindi na po ako nag-uniform. Kasi half day lang naman. Ah, talaga magtitinda ka na. Iba talaga pag meant to be, no? Yan naman, oh. Sabihin pa sa isa-isa kung ano yung mga... Meant to be na kaagad. Kasi kusa na lang. Ayos talaga. Kaya ang nararamdaman kaya natin. Joke lang. Grabe, ha? Ano po bang nararamdaman mo? Masaya ako. Ikaw masaya ka rin. O, di ba meant to be talaga? Ano ang plano mo ngayon, Medit? Magtitinda po. Magtitinda ka lang talaga? Yes. Wala ka nang sumpuntahan? Kahit po, may gusto pa akong puntahan kasi syempre, kailangan ko po magtinda lalo na ngayon si mama nasa bahay po. Tapos, yung papa ko nagre-recover pa din siya sa paa niya kaya inaalagaan po siya ng mama. Kamusta na pala si papa mo? Medyo okay-okay naman po siya. Thanks po. Nagre-recover na siya. Yes. Si mama mo? Tinutulungan niya po yung papa ko. So, walang ibang magtitinda dito? Yes. Eh, dibiling ko na lang ulit lahat yan. Wow! Para makuha ko ulit yung oras mo. Okay. Style! O naman, bakit hindi? Para, maano naman, masulit natin yung araw ko dito sa Naga. Ayun, tama. Nagal mo rin nag-diet, di ba? Ngayon, nasa Naga ulit tayo para itour mo ulit ako. Sige. Saan tayo pupunta? Saan mo gusto? Wala kakaalam na ito eh. Ah, ako ba? Sige, sige. Saan mo? Sir Dan, may maganda ditong nature. Parang ang ganda ng ambience niya. Sa may Eco Park, San Felipe. Ang ganda-ganda. Wow, may Eco Park din pala sa, no, sa Naga. Saan na pupuntahan yan? So, tara. Sir Dan. Bakit? Bayad muna. Grabe. Kailangan binigiri yung tinda mo. Sinisingin mo agad ako. Oh, grabe guys, sigurista si Medit, no? Pero pakinggan naman natin si Dan. Kasi baka umuwi ka pag binayaran. Ayun! Nariniguro lang. Parehong sigurista. Ano? Kung sinabihan kita na sobrang bagay sa'yo pag naka-shades ka, ngayon naka-shades ka na talaga. Hindi mo na tinatapos. Mainit. Mainit. Nasakit sa mata. Kailan ko para lagi kang pogi sa mata ko? Hindi ba? Nakakalingap, Dan. Umamin ka na. Kaya ka nag-shades dahil sinabi ni Medit na pogi ka dyan pag naka-shades, no? Diba lagi? Lagi nga. Eh. Don't know what ano? Tara. Ayaw mo talaga? Hindi ka makuha sa ngiti. Tiyala. Sakto meron ako ditong... Oh, man-five ballet. Sakto to? Excuse me. Oh, kulang pa. Sakto lang yan, sir. Sakto na. Talaga sakto lang yung dala ko. Kasi naka-ready na yan eh. Alam ko yung bago ko pumunta dito, nabibili. Nakaplano, guys. Para kasama na kita. So, okay na? Sasama ka na? Sige. Ayos! So, balot natin? Pwede naman po, sir, dan mamaya na lang po para makaalis tayo. Masulit pa natin yung araw. So, gusto mo na rin ako makasama. Tara! Sige. Sa atin ito, iwan. Dadali natin. Yes, po. Ngayon, Eco Park. 1, 2, 3 I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No. Hi. Ay, salamat, Shidan. Naubos na agad yung paninda ko. Makakapag-relax pa ako. Plus, may kasama pa ako, di ba? Di ba? May kasamang pogi. Saan tayo? Saan mo gusto pumunta? So, anong meron dito sa ano? Sa park na to, Medit? Very refreshing lang. Pwede ka dito mag-isip-isip pag ano, pag may bumabagabag sa'yo. Bumabagabag. So, dito makapag ano, relax? Ganda mo. Ganda rin, no? So, eco talaga siya. Si nature. Actually, guys, dito sa bandang Quezon City, ano? Bandang, ano, West Fairview or, yeah, West Fairview. Meron din. Ang ganda, ang lawak. Ang ganda rin. Yung field trip ang mga bata. So marami rin palang pumupunta dito. Yes. Pag gabi, ano din to? Open din to pag gabi? Hindi po. Ah, hanggang 5. Yes. So wala na dito mga ano, pailaw-ilaw. May mga ano din dito, mga animals? Wala. Mga ano lang, mga birds, pero yung mga inaalagaan talaga. Sa zoo. So park lang talaga siya. Yes. Ikaw, Sidan, kamusta ka? Ako, ganun pa rin. Ano pa rin? Sa ano lang, tulad lang ng dati. Sidan, lagi na lang po ikaw yung tumutulong sa akin.
paano ko po yun mapapalitan? Paano po kita, saan way po kita matutulungan? Hindi mo naman kailangan bumawi kasi part ko naman yun bilang isang isa din sa mga kalingap na tumulong, lalo na sa'yo. Kaya hindi ko naman hinihingian ng kapalit yung mga binibigay ko sa'yong tulong. Makasama na lang kita, okay na yun? Yun ang pambabi mo sa mga binibigay ng tulong sa'yo ng ano, yeah, no? Kalingap. Tsaka isa pa, sa totoo lang, ano naman, masaya ako na nakakasama kita sa isa simpleng ganito lang, kwentuhan, maraming nawawala sa mga iniisip ko, sa mga stress sa buhay. Pagkasama kita na, ano, na nawawala, parang ano, nare-relax ang aking pag-iisip. Yan. Go! Bumabalik-balik ako dito sa ano, sa Naga. And thank you din sa'yo, Merit, dahil grabe guys, nakaka-diabetes yung ano, yung sweetness ni Kalingap Dad. Galing. Kulang na rin ang gagawa mo din sa akin. Natanggal ko pala sa'yo din ang stress mo, no? Oo naman, ikaw ang ano, isa sa mga stress reliever. Ay, wow. Kumabalik ka rin dito sa diet. Ako sa'yo din, feeling ko mas magiging masaya ako pag tinanggal mo yung shades. Bakit tapos naman? Tapos nakita ko yung mata mo. Wala. Parang na-miss ko kasi yung ano, yung mata mo. Bakit? Kasi nakakasilaw. Kaya eh, malinaw na sa paningin ko na nandyan ko sa harap ko. Talagang maano, mahangin. Nakakatawa. Kilig mo talaga to, Medit, no? Yung ganitong trip, nature trip. Bakit? Ano bang papaano alala sa'yo dito? Wala po. Pinapaalala nito sa akin yung ano, dapat kalmado lang ang buhay. Huwag masyadong ano, i-stress yun, no? Tsaka very relaxing, di ba? Kaya, parang sarap nga dito mag-ano lang. Yan ang ano, no? Isa sa nakakabilib kay Medit kasi mahilig siya sa nature, unlike others. Kumbaga, nag-spend ng time sa pag-shopping. Kumbaga, medyo magastos ang hilig. Ito kasi talaga nagsusumikap sa buhay. Kaya siguro mas madali siya makontento, ano? And yun yung nakakabilib. Yan yung mga taong malayo mararating, guys. Yan, makipagkwentuhan. Ikaw, kamusta ka naman? Okay naman po ako. Kamusta ang pagbisita mo sa diet? Ano masasabi mo? First sobrang, time mo nun, di ba? Oo, sobrang saya. Ang daming nating nagawang memories. Nating dalawa, tapos kasama yung ano, buong kalingap. Diba? Tapos yung ibang angel, sila Ate Ja. Kaya sobrang saya ka po. Nag-gym pa, di ba? Sumama pa sa gym namin. And guys, speaking of memories, no, alam nyo guys, yan ang isang pinaka-importante sa buhay ng ano, ng isang mag-asawa or magka-relasyon. Kasi yan na lang yung matitira sa inyo pag umabot na kayo sa ano, old age, yung hindi nyo na kaya lumabas, yung magkausap na lang kayo palagi, nagkikwentuhan, meron kayong mga binabalik-balikan. Pero pag walang memories, anong pwede niyong pag-usapan? Baka lagi kayong mag-aaway. So, ang sarap po magkaroon ng memories habang mga may time kayo, habang mga bata pa kayo mag-ano, travel or gumawa kayo ng magagandang memories para meron tayong naaalala sa oras ng pagtanda natin. Kasama na ako doon, siyempre, no? Ang dami mo nagawa. Sa first time mo, ang dami mo kaagad memories agad doon. Sobrang thankful ako na hindi po ako pinabayaan nila Kuya Rab, Ate John. Siyempre naman. Sabi mo sa pag-welcome nila ng kalingap sa'yo sa bahay, sa pag-stay mo, ano masasabi pamilya mo doon? Pamilya po talaga. Like, bait sina kalingap, Rab. Mararamdaman na ibang tao ka or hindi ka maiilang sa mga kasama mo. Namit mo na yung ibang K-boys. Oo. Diba? Kompleto. So, mumbalik ulit doon? Oh, gusto ko makasama ulit sila Carla. Sila Carla, oh. Actually guys, si Carla naman ang nakitira kina Kalingap Rab ngayon kasi nag-OJT siya. 10 days yata siya doon. And I think mga 5 days na siguro or 6 days na siguro siya ngayon doon. Naging close mo na rin agad ang mga angels. Eh sa Mampurog, ano masasabi mo sa pag-swimming natin sa ilog? Very memorable. Nagustuhan mo yung surprise doon? Oo. Pare-pare tayo ng surprise doon, no? Oo. Ikaw, Sir Dan, naging masaya ka ba sa mga surprise ko? Oo naman. First time ko lang naman yun na makareceive ng mga, may mga nagpabigay. Kaya masarap sa feeling din. Na nag-effort ka din, di ba? Tapos yung mga binigay din sa akin at sa'yo. Kaya thank you din sa kanila, sa kanilang lahat po. Sobrang. Tama kami, Edith. Na nahahawa na rin ako sa mga trip mo. Na itong nature,
Nakaka-relax talaga. Kahit lakad-lakad ka lang, no? Tignan mo lang yung paligid, ano na. Nakaka-relax. Mas maganda kung may... Nakaka-relax na matipid pa, di ba? Matunog pa ng ibon. Oh. No, mas talagang... Uy, may palakaw. Takot ka sa palakaw. Hindi, nagulat lang. Gulat sa palaka. Sa mga, ano, mga palaka, sa mga babuira mo, ganon. Kasi sa nature, di ba, maraming ganon. Ahas. Hindi din. Hindi ka takot sa ganon? Siguro kapag cobra na. Siguro dyan. Matapang. Siyempre. Sa akin. Saan tayo pupunta? Yan o. Malawak pala to, may, no? May ano, pwede tayo dito. Gusto mo ba mag... Ha, ano tayo? Magtagbutagoan dyan. Amings yan. Amings. Wow. Baka maligaw tayo dyan. Hindi na tayo magtagpo. So, saan ang exit niyan? Dito din? Ang daming exit na. Ah, ayo nga. Wow. Exit. Alphabet land. Ngayon, meron ako naisip. Dito natin masusubukan kung talagang tinadhana tayo. Doon ka sa kabilang entrance. Tapos, ganda din ang oras na dapat magtagpo tayo. Saan na magtatagpo? Basta magkikita tayo, magsasalubong tayo. So, pag na, nakita tayo ng hindi pa ubos ng oras, ibig sabihin, meant to be. Meant to be, meant to be talaga? Sana nga. Sana magkatuluyan na kayo. Grabe kayo. Magkita tayo sa loob ng ng isang minuto. Kaya-kaya yan. Kaya, no? Aba, may time frame. Paraan yan. Pag gusto mo, di ba, may paraan. So, doon ako pupunta. Tapos dapat magtagpo tayo. Medit, game ka na? Game na! Guys, ang ganda, no? Yan ang tinatawag na maze or labyrinth. Yan yung wala dito sa ano, sa Echo Park ng Quezon City. Sana magkaroon din ng ganyan. Kaya lang, mukhang wala ng space eh. Kasi talagang, ano na, na-develop na ng gusto. Medi ta, para magtatagpo tayo agad. Ganda? Kaya nga eh. Grabe. Hindi na, ay! Hindi na tayo papahirapan ng tadhana, Medi. Kaso di ba ito yung daan? Dito naman dito. Nandaya si Kalingap Dan. Buagad tayo. Parang wala pang 30 seconds yun. Ang bilis. Grabe ang tadhana. Hindi na tayo pinahirapan. So, anong ibig sabihin nun sa'yo dyan? Kayo na. Kaya na mag-isip mo ang ibig sabihin. Sila na, guys. Hindi na tayo nahirapan sa isa't isa. Ka, parang nga sa'yo din, ano, parang dumaya ka, parang tumawid ka. Oo nga, nandaya. Dahil kasi diba, pag gusto mo, may paraan. Ayun naman pala. Ginawan ko ng paraan. Tama. May katwiran. Ginamitan mo ng mahiwagang technique. Pinagbabawal na technique. Di naman daya yun, paraan lang yun. Kasi diba, pag gusto mo, gagawa ka ng paraan. Hindi naman siguro, ano yun, panduduga eh. Isa lang. Ay, hindi naman. Kasi 1 minute lang ang oras natin. Baka sumoga, eh, ibig sabihin, mawawalan na ako ng pag-asa niyan. Grabe. Kaya, binilisan ko talaga. Talaga. Kahit, di ba, first time ko lang dito? Hindi ko alam yung daan, pero... Nahanap mo ako. Nahanap agad kita. Sa'yo ako nakafocus din. Grabe. Bilis nga lang. Kala ko mahirapan ako kung maghanap or puntahan ka. Pero wala pa lang. Wala pang 30 seconds. Nahanap na ako. Nagtagpo na agad pa. Eh, gusto mo rin kasi yata. Hindi nang dayo. Ayaw mo ba? Pero wait lang, guys. No? Kayo, anong nasa isip nyo? Yung bang sweetness nung dalawa na ito? Saan kaya makakarating? Tingin nyo, guys, si Medith ba actingan lang or may tiwala na ba siya kay Dan? Malaki ba tiwala or may konti na ba siya nararamdaman sa mga pinapakita ni Dan sa kanya sweetness? Paki-comment na lang po. Ako, sasabihin ko mamaya ang aking ano, opinion. Pero masaya. Na-enjoy ko. Kahit, mainit lang, no? Okay lang. Mas ganda nga pag mainit kaysa umuwi. Mm-hmm. Buti nga natin panahon ngayon dito, no? Ganda. Saka hindi siya ganun kainit. Kahit na maaraw, may hangin pa rin. Fresh na fresh ang nature dito. Hey, Dan. Siso tayo? Ayoko?
Pambata lang kasi. Hindi, bata ang mga puso natin, Sir Dad, kaya. Kailangan mo ng partner dyan. Oo, kaya tayong dalawa. Ah, tayong dalawa. Ay, ito. Okay lang. Mabibilad ka. Konti lang. Hindi, ako na lang dyan. Dyan ka na. Sige. Sure ka, Medit? Baka pagalitan tayo na may-ari dito. Hindi yan. Kasi pambata lang to. May nakalagay doon, oh. Mga ano lang daw. Age 18 below. Oh? Bawal daw tayo dito. Oo oh, nga. Adult na nga pala silang dalawa, no? Si Medit yan, no? 21 na po, ano? Sige. Tagal na rin ako hindi nakakapag-siso. Siso. So, paano ang balance na ito? Diba? Di mo ko kaya. Bigat mo naman. Hindi mo ako kaya, Medit. Di mo naman ako nabababa. Dapat dito ka baba, oh. Dapat ganyan ako kataas. Gawin mo, ah. Sige. Di mo kaya. Umigaan mo naman. Hindi ko talaga kaya. Dagdag memories yan, guys. O, tama na, baba ka na. Naduyan ako, andaya. Sige, sige. Wait lang. Grabe. Pala, sure done, no? Dito tayo. Dito. Saan mo gusto? Dito. What? So, paano to? Ikaw na lang gawin to ganda kita? Hindi. Tayong dalawa. So, dito, ah. Sabi mo. Okay din. Ang saya, no? Oo. Nakaka-ano? Nakakabata ba? Reminiscing ng ano, pagkabata. Yan. Chill lang, oh. Parang sarap may ganito sa bahay, no? Re-relax ka lang. Huwag na tayo mag-slide, ha? Baka mag-slide. Hindi tayo mag-slide kasi nakamaong tayo. Hindi tayo dudulas. Ano si Jollibee, oh? Jollibee ba yan? Ewan ko, parang eh. Parang penguin. Iniba na. Iniba na. Pero Medit, ano, salamat dahil ito, nai-enjoy ko yung mga simpleng bagay lang, mga pambata na experience ko ulit. Kaya salamat na pinapara experience ko ulit sa inyo ganitong memories sa mga kabataan na masaya ka na sa simpleng bagay. Kaya ngayon, ipapasalamat ako sa iyo. Thank you at salamat. Welcome sa salamat, no? Ang sarap mong pasayahin. Bakit? Kasi syempre, sobrang simple lang naman ito. Pareho sila, pareho sila. Pero naman dahil kahit pa ba, effort mo pa rin yan na magbigay ng oras sa akin, dalhin ako sa mga itong ganitong lugar. Kaya thank you. At na ano, nakilala talaga kita. Ang dami ko na rin mga ano, memories din kasama ka. Ikaw din, Medit, napakasimple mo lang, di ba? Napakadali mo ding pasayahin sa ganitong bagay lang. Oh, dalin lang kita sa mga hindi naman ganun kagandang lugar pero natutuwa at na-appreciate mo naman. Wala naman yun sa lugar, eh, no? Nasa mga, sa kasama magkasama mo. Yan. O sino kasama mo. Siguro, Medit, pag nagka-boyfriend ka, napakaswerte, no? Swerte ko pala. Hey? Joke lang naman. Baka lang makalusot. Lagi naman joke, eh. Totohanin mo na. Ako lang nagduduyan na ito. Oo. Ako na nagpo-person, di ba? Mahina ka pala, mate. Oo, oh, mahina. Hindi, malakas ka lang. Joke lang. Di ba nagpo-martial arts ka? Oo. Oh, hindi na kasi ako masyado. Tagal na din. But so, marunong ka ng mga self-defense. Slight lang. Spend my coin for wala na yung mga bus. Ganito pala katahimik dito. Oh. Narinig ko na yung mga ibon, oh. Ganda nga. Ganda pala. Kasi talagang payapa. Talaga, mararamdaman mo na lang sa nature ka. Kaya ang ganda. Ganda dito. Sabayan mo pa ng kasama ko. Maganda. Masarap kasama. Talaga, mag-i-enjoy talaga ako sa mga ganitong trip. Andiyan na naman sa ilan yung mga mabubulaklak. Nahalata. Sabi ko na nga, be. Excuse po. Parang malapit na, pero... Malapit na ano? Maumay o kiligin? Parang ano nga, Sir Dan, eh. Parang sobrang sanay ka na talaga, ano. Siguro ang dami mo nang pinaiyak. Sanay saan? Yun sa mga mabubulaklak mong salita. Ay, grabe ka naman. Hindi, ah. Actually, guys, yung mga ganyang klase, ano, yung mahilig mag-express ng nararamdaman through words, hindi naman po pambabola, guys, eh. Hindi pambabola yan. Totoo yun. Kasi may mga tao na hindi kayang ipakita yung kanilang nararamdaman through action. So, masaya sila na nailalabas nila yung kung ano nararamdaman nila sa pamamagitan ng pagsasalita. Sinasabi nila. Yun, guys. Tingin ko lang, ganun si Kalingap Dan. Ano lang kasi ako, eh. Parang ini-express ko lang. Ayun. Ganun. Parang direct to the point. Hindi na ako paligoy-ligoy pa. Kaya, yun, parang
nasasabi ko lang talaga yung nararamdaman ko. Ganun lang. Hindi naman ibig sabihin na ganito ako sa iba't ibang Tama, opo. Bakit si Johnny, di ba? Bakit? Mukha ba akong babaero? Hindi naman. O, diba? Ang bait mo nga tignan yun. Ayan guys ha, hindi daw mukhang babaero si Kalingap Dan. Baka may mag-comment na naman dyan na babaero si Kalingap Dan. So kung ano yung nakikita mo, yun din naman ako. Yun yung dapat ko paniwala. Kung ano yung nakikita mo. Yan. Tsaka kung ano yung nararamdaman mo. Kumbaga transparent. Secret. Secret muna. Uy, secret. Ako kasi Dan, mabilis lang akong makisama. Ang bilis kong maki-vibes kahit kanino ako iharap. Parang kaya ko agad makisama sa iba't ibang tao. Pero alam mo yun, mahirap kasi akong magtiwala. Hindi ako ganun agad-agad nagtitiwala. Alam ko naman yun. Siyempre lahat naman ng tiwala, ano yan, parang inuunti-unti. Mahirap yung agad-agad na ibibigay mo yung tiwala mo. Pero ikaw may tiwala. Wait guys, no? Yung karasabi lang ni Medith na madali siya makipag-vibes or makisama, sociable siya na tao. Kaya nasa sales kasi siya kaya ganyan, no? Pero it doesn't mean na nagtitiwala na siya. Kumbaga nakataas pa rin yung kanyang pader. Hindi niya basta-basta binababa yung kanyang pader. Yan ang mga taong sociable kung tawagin. Hindi yung mga socialites na or what. Correct me if I'm wrong, pero iba-iba. Siya ito, totoong tao to, si Medith. Saan naman sa akin? Nagkakaroon naman. So, hindi ko naman sasayangin yun. Kahit maliit lang na tiwala, hindi ko yan sasayangin. Or parang... Ito-treasure mo. Siyempre, mahalaga ang tiwala eh. Lalo na pag yung tao ay mahalaga din sa'yo. Talagang pag-iingatan mo yan. Ganun. So, salamat sa tiwala na binibigay mo kahit paano nagkakaroon na, di ba? Nagiging komportable ka na rin naman. Edit. Katulog ka? Pagod na. Sige na, kaya nga muna. Okay na. Okay lang. Dito lang naman ako. Bantayan kita. Ay na, Seda, nagising na ako. Kaidlip ka? Saan ka napagod? Magtinda. Galing ka kasing school, no? Tapos nag-ano ka pa? Nagtinda. Matyaga talaga si Medith, guys, no? Ano natin? Pinuntahan natin. Pinuntahan sa dalawa. Napakaswerte ni Kalingap Dan pagka nagkatuluyan silang dalawa. Kasi Dan, nung mga nakaraan po kasi, pagbalik ko galing dae, tuloy-tuloy din po ulit yung pagtitinda ko. Kasi syempre po, wala pong ibang magtitinda. Kaya nga, nakapagod din yung ginagawa mo. No? Kaya maganda na nagpunta sa dae na relax ka. Nakapagpahinga ka naman dun. Apa. So pag pupuntahan dae, doon ka parang magpapahinga. As pagbalik dito, Trabaho, aral ulit. Parang doon lang ako re-recharge. So, charge ka lang doon. Kasi hindi ka ba napapagod sa biyahe? Hindi mo. Kasi 2 hours or 3 hours na lang biyahe, di ba? Sakto lang po. Time. Okay lang naman. Mm-mm. Buti nga po, Sir Dan, pinakayo mo yung paninda ko. Nakapagpahinga ako ngayon, tas sobrang aga pa. Marami pa akong time para makapagpahinga. Oo. After na ito, atid ka na namin para pag... Pahinga ka talaga, di ba? Kasi bukas, pasok ka bukas, tapos titinda ka pa. Apo. Kaya sulitin mo yung araw. Grabe. Makapagpahinga ka. Para makabawi ka naman. Baka magkasakit ka. Thank you. Baka magkasakit ka, pagbalik ko, hindi tayo makalabas. Kaya, din, ingatan mo din yung sarili. Kumakain ka naman sa tamang oras. Ano po? Ngayon parang mahirap kasi sa braces. Oo nga pala, no? Pero, kinakaya naman. Hindi maglugaw ka muna. Oo. So, Medith, bago pala na may kahatid, meron akong iaabot sa'yo bago ang lahat. Ito allowance mo, galing kay Kalinga Prab. 1, 2, 3, 4, 5,000 galing kay Kalinga Prab. Thank you, Kuya Rab. And ito, meron pa. Galing naman to kay Tito Randy. Tito Randy, Tita Ana. Team Daddy International Solid Family. Ayun. Shout out, Team Daddy. 4, 5, 6, 7, 8, 9,000. Ito ay surprise. Uh-oh. Abangan na lang po ninyo kung para saan po yan. And thank you po kay Tita Ana, Tito Randy. Para saan kaya yun? Team Daddy International Solid Family. Ayun. Shout out. Thank you so much po, Tita Ana Rita. Daddy Randy Reyes dito sa 9,000. Secret mo po ito kung para saan. Pero sobrang excited na po ako. Thank you so much po sa walang sawang support. Pagmamahal po
Lalong-lalo na po kay La Kuya Val, Ate Edna, Kuya Rav, tapos sa buong Team Kalingap, thank you so much po sa pagmamahal at sa support. God bless you po. And congrats din, Merit, and saka sa mga angels ng Batch 2, Kalingap Angel. Ayun! Yeah, masaya ako na. Batch 2, Kalingap Angel. Pagganapan sa mga events na mangyayari, lagi kang kasama. Excited ka doon? Daming ganap doon. Lalo na may mga birthdays, mga outing, part ka na doon. Ayun, masaya ako na magkakasama-sama kayo ng angels, kayo mga beneficiary. Talagang magiging close kayo, di ba? Madami kang bagong kaibigan, mga kuya. Kaya masaya ako kung ano man yung mga dumadating sa'yo ngayon na blessing. Yes! Sana huwag kang magbabago. Kahit na umangat ng ating tandem, maraming sumuporta, maraming dumating sa'yo ng mga material na bagay or mga pinapabigay sa'yo mga pera, sana hindi yun magbago yung pagkatao mo. Kung paano ka nakilala ni J. Brad at ng mga viewers, sana ay nagganon ka pa rin hanggang dulo. Thank you, Kuya J. Brad. Kung hindi po ayun, si J. Brad. Shout out. Sobrang siya po yung siya yung naka nung nakita mo po ako, naisip mo po agad na ilapit ako kay Kuya Rab para matulungan. Kaya sobrang thank you. Yan, siya yung naka-scout si J. Brad. Sa mga advice. Yeah, lagi ko po yan tatandaan at lagi ko yun ipag-pray. Ingatan mo lang din natin yung mga sumusuporta sa atin, yung mga nagmamahal. Kaya salamat din po sa inyo na pati po ako ay nabibigyan yun ng suporta. Basta pinaka-advise ko lang, yun, huwag na huwag ka magbabago. Dapat ka na lang, humble lang lagi. Siyempre lalo na sa akin, huwag ka magbabago kahit nasikat ka na, madaming mga kumuha sa iyong mga endorsers. Huwag mo kong kalimutan. Bigyan mo para na ka ng oras. Bibinig ko pa rin yung paninda mo. Paninda ko. Oh, kasi hindi naman po ako titigil magtindi. Kaya may bibiling ko pa din. Ayan, tama. Parang pagpatuloy mo pa rin kung anong ginagawa ninyo. Congrats. Ayan, masaya ako sa'yo. Thank you, Shredan. So yan guys, no? Ano naman ang masasabi natin tungkol sa episode na ito? Ako, sabihin ko lang yung opinion ko, ano? Mas lumalim po ang kanilang gusto nilang mas makilala na mas malaliman yung bawat isa sa kanila, ano? And naniniwala ako na hindi gagawa ng kalokohan itong si Medith. Grabe naman yung isa sakripisyo niya na dignidad niya, no? Ang ganda po ng tingin sa kanya ng pinapasukan niya na school. Ang ganda ng tingin sa kanya ni Kalingap Rab, ng Team Kalingap. Hindi niya sasayangin yun, guys. Hindi ako naniniwala. Kung meron man nag-iisip na matatangay din ito ng wak-wak, si Medith, no? I don't think so. So yan, guys, no? Kung nagustuhan po ninyo ito, thumbs up naman dyan. And magkita-kita po tayo ulit sa akin sa sunod na upload. Shoutout po sa lahat ng mga nagmamahal sa Dandit or Dadith. Yan guys, God bless po sa inyo. Bye. Cause I don't give a fuck what you say.